Hello mga bossing! Welcome back to my YouTube channel. Para sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ating motovlogging setup. Itong video na to is requested by Sir Asus TV from Middle East. Shoutout sa iyo, sir. Good luck sa iyong YouTube channel. Okay, sisimulan muna natin dito sa bracket ng ating helmet. Para dito sa ating helmet na ginagamit sa pang-trail, gumamit tayo ng generic na bracket na merong strap. Ito siya. Ang problema ko lang dito is medyo maalog lang siya. Pero matibay naman siya. Hindi naman siya basta kakalas dito sa helmet natin. Dito naman sa ating full face helmet, ang ginamit natin na bracket is from Hansi. Ang kagandahan dito, yung bracket is specially designed para dito sa helmet natin. Ano? So kung mapapansin nyo, nakahulma siya dito sa mismong helmet. Kaya maganda yung pagkakakabit niya. Nakadikit siya using double-sided tape na 3M. So, matibay siya. Yan. Sobrang tibay niya. Isishare ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na camera. First, number one, is itong GoPro Hero 9 Black. So, ito siya. Meron siyang dual screen sa likod at saka sa harap. So ito yung nagustuhan ko dito. It has a 20 megapixel na camera. It can shoot 4K and 5K videos. Waterproof din siya up to 10 meters. Meron siyang hyper smooth, built-in mounting. At yung built-in mounting, yan. So hindi mo na kailangan gumamit ng casing para mailagay mo siya sa helmet mo. Meron din siyang slow-mo pictures, data overlays, pwede mo siyang gamitin ipang live streaming using 1080p. Then, meron siyang voice control, saka yung Super Photo plus HDR. Ang isa pa nating camera na ginagamit is itong GoPro Hero 5 Session. So, ito naman, it has only 10 megapixel, pero pwede rin siya makapag-capture ng 4K videos. Tapos waterproof din siya up to 10 meter. At ito, meron lang siyang simple button para mag-capture ng video or image. So, napakadali lang niyang gamitin. Napaka-straightforward nitong camera na to. Meron tayong extra battery para sa ating GoPro Hero 9. At syempre, itong ating GoPro Media Mod para sa ating Hero 9. And we are also using Boya mic para sa ating helmet. Nga pala nagtanong sa akin, sabi niya, ba't yung media mod ang ginamit mo at hindi yung mic adapter? Nagustuhan ko itong media mod kasi meron siyang iba pang features, not just a microphone input. Bukod kasi dito sa microphone input niya, meron din siyang slot para sa charger mo at meron siyang mini HDMI para kung gusto mong panoorin yung video mo right after mo na mag-capture ng mga videos or images, pwede mo na siya agad mapanood using your mini HDMI to your TV. So, andaling, hindi mo na kailangang i-transfer yung na-capture mong video sa computer mo, then from your computer, itatransfer mo siya sa yung external hard drive para mapanood. Ito, diretso na. So, inyong kagandahan nito. Saka pala, meron siyang lalagyan ng display mode o kaya ng light mode. So, pwede mo ilagay light mode dito, tapos display mode dito or vice versa. Dalawa kasi yung slot niya. So, inyong kagandahan ng meron kang media mode compare doon sa microphone adapter. At saka nga pala, pag ang ginamit mo is yung microphone adapter, kailangan po pang gumili ng case na paglalagyan mo ng microphone adapter. So in effect, medyo lalaki yung itsura ng GoPro mo kasi medyo mas malaki yung case na yun kasi meron siyang slot para dito sa GoPro adapter mo. Ngayon, kung hindi ka gagamit ng case na yon, ang mangyayari sa'yo, yung GoPro adapter mo, kailangan mo siyang idikit somewhere dito sa helmet mo, which is mas ano siya,
para sa akin, mas magandang tingnan kung ganito lang, kung wala na nung adapter na yan. Kasi mas maliit yung camera mo, mas magaang. Ituturo ko naman sa inyo kung paano ko kinakabit tong mic dito sa ating helmet. Napakadali lang. Kung mapapansin nyo kasi medyo mahaba yung wire, so tinali ko siya para hindi siya lalawit-lawit. Ang ginagawa ko, tinatago ko lang siya doon sa gilid ng helmet. So itago mo lang siya somewhere dito sa gilid para hindi naka-istorbo. Tapos yung mic naman, may clip naman siya, ikiklip mo lang siya dito malapit sa chin mo. Tapos itong wire kailangan nakalabas. Kailangan may access ka sa wire kasi mamaya ididikit mo siya dito sa i-slot mo siya dito sa camera mo. Turo ko sa inyo ngayon. So itong camera meron na siyang built-in na mounting. Kunin mo lang siya. Built-in mounting. Lagyan mo lang siya dito. Just place it in your bracket. Yan. Tapos yan. So ito na yung ating moto vlogging setup. Kung meron kang tanong or suggestion, please feel free to comment down below. Kung bago ka naman dito sa YouTube channel ko, please click like, subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Thank you so much mga bossing sa panonood, and see you sa mga next videos and ride natin. God bless everyone. Goodbye.